Good day mga ka-rigs, nagbabalik na naman ang buhay riggy. Ang mga ka-rigs, ang gap namin ngayon, instead gagamit sana kami ng crane kasi naka-design to open top. Kinamitan na namin ng warti-warti, yung discarding Pinoy lang ba? Ito yung kwento na kailangan natin discardihan dahil naka-open top to. Forklift lang ginamit namin as usual. Yung ibig sabihin ay para manalo kami. Ngayon mga ka-rigs, tinanggal namin yung bungad. Nakita mo mga ka-rigs, naka-ipabo siya pero naka-design dapat to, naka-crane dapat, open top. Ngayon kay makita namin mga ka-rigs, dahil dun sa packing list, nakita namin na pag binuksan mo yung gilid ng may ng crate, may awang pa. Kailangan namin tanggalin tong unahan mga ka-rigs. Yun talaga ang diskarte mga ka-rigs para mabunod namin. Makita nyo mga ka-rigs sa diskarte namin. Mga mabunod namin. Kita nyo mga ka-rigs. Hingila na nila. Ang gamit na yung mga ka-rigs. Tintans forklift. Medyo mabigat yung makina. Nasa 5.5 something. Bigat. Ang grupo ng mga team rigger mga ka-rigs. Po naman. Ito yung ginagawa namin. Ngayon, hingila nila. Inubutasan namin mga ka-rigs dahil medyo mahirap-hirap yung palit ka mga ka-rigs. Kailangan talaga kasi yan, susundutin na yung mga ka-rigs. Kita nyo mga ka-rigs. Ayan, tinanggal namin taas para mapunot namin. Medyo may mga space siguro mga ka-rigs. Kung may mga ka-rigs, medyo maigpit, masikip pa. May mga paraan kami ang ginagawa. Kailangan namin ginajack sa taas. Mga buka siguro mga medyo mga 20 cm. So, malaking bagay na. Kaya ang buka. Kaya tinan mo mga ka-rigs. Medyo 0-0 siya pero hindi na namin medyo panama lang naman talaga. Kung hindi talaga magaya mga ka-rigs, kailangan na namin baklasin doon sa loop pa lang. Para kasi medyo kasi mayroon pa mga 30 to 27 cm pag binaklas mo yung sidings mga ka-rigs, yung gilid-gilid niyan para mabunot siya. Yun ang ginagawa niya mga ka-rigs, diskarte. Dahil siguro nanalo din kami kasi iba nito naka-design talaga to sa crane. Tingin ng crane kasi dahil mataas yung height niya. Naka-design talaga to yung pagpupinta mga ka-rigs, sigurado crane na talaga. Kailangan lifting talaga ang dyan. Lifting. Ngayon, ang ginagawa ng mga ka-rigs, ayun ang discarding talaga. Na ang ginagawa namin, dahil doon kami nagbase sa packing list, yung listahan niya, yung ano na kasi yung bigat ng sa details ng cargo, bigat niya, dimension, as yung mga ka-rigs. Ganito ang ginagawa ng mga ka-rigs. Medyo nanalo kami. Salamat na kami binigay sa amin dahil may alam mo nang iba ang diskartihan na talaga. Sige mga ka-rigs, panoorin sa hanggang sa dulo para matuto kayo sa buhay namin. Ang lagi kong sinasabi, kahit anumang trabaho natin o kanya-kanya tayong trabaho, alam ko naman na ito rin linya namin, dito kami na linya sa buhay rigging. Nag-iingat din kami. Panoorin sa dulo mga ka-rigs. Laging ingat.
kahit na. Alin mo lang tali? Ha? Alin mo lang tali? Mga karig, naihi na ako mga karig. Naihi, pataka ka na mag-ingol sa operator kaniya. Tupi, tupi. Richard pala. Alam ko, iba yung pangalan niya. Nandito mga karigs. Inakyat namin yung makina. Gamit ang tintas forklift. Ipasok na namin doon sa may malapit sa roll up. Pagtapos yung mga kareks, iangat namin, checking namin yan. Kaya direct na yung ipatong yung palitrack. Mga siguro mga kareks, hindi ko na lang pag-iisahin, hindi ko na medyo ano, papasok sa loob para maka ano na yun, medyo maganda yung labanan. At tinapos ang kwento lang yung mga kareks, sinapos na namin ito ng half day lang mga kareks. O 2 hours na namin ginawa mga kareks. Pero yung mga ano namin mga kareks, bayad sa amin, buo na. Si mga kareks, ingat, ingat, ingat.